Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Ilan po sa inyo excited ngayong araw na to? Ako excited ako. Ewan ko kayo. Dahil, alam niyo po, this is the day that the Lord has made and we will just rejoice and be glad in it. Wow! Praise God! And I hope nagkaroon po kayo ng magandang pahinga kagabi. Nakatulog kayo ng mainam. Nakagising kayo ng maayos. I hope nakapag-almusal na kayo, although ako hindi pa. Pagkatapos nito, saka ako babanat ng almusal. Alam niyo, hirap pa. Hindi ko nakaugali ang kumain muna bago mag-share. Eh, you know? Ano na yun, nag-sistema ko na. At ngayon pong umagang ito, eh, tayo po'y mapalad. At ako'y napaunlakan ng isa sa niyaya ko para po magbahagi sa atin ngayon ng salita ng Diyos. Ano yung tapong ito'y talagang hinahangaan ko simulat sa pool. Ang kanya pong pag-ibig sa Diyos, ang kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya, at maging kung paano yung pinaglilingkuran ng kanyang pamilya ngayon ay talaga pong hindi mo basta kayang sukatin, at yung kanya pong humility, bagamat marami po ang nagkakaroon ng maling impression kasi sa sobrang yung ganda niya akala ko'y suplada siya. So, hindi na ako papakatagal. Tawagin ko na yung aking guest speaker. Walang iba, kundi ang aking butihing may baka. Hello. Hi. Hello, everyone. Mm-hmm. Hello to the fathers. Yeah. Happy Father's Day. Let this week be the start of fathering anointing na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Mm-hmm. Na ma-enjoy nyo yung inyong pagiging father. Mm-hmm. Shout out to all the fathers. Okay, so... So, simula na ho tayo. So, siya ho ang mag-share sa atin ngayon. And I hope na marami tayong ma-pick up sa kanyang na i-share sa atin. So, let's read from Genesis 5 verse 2. Genesis 15. Ninenervous lang po. Ninenervous lang. Genesis 15:2. But Abram replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't have a son? Since you've given me no children, Eleazar of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. You have given me no descendants of my own, so one of my servants will be my heir. So ito po yung conversation ni Abram pa siya noon, sa kay God, na alam niya na may pangako ang Panginoon sa kanya na magiging ama siya ng maraming lahi, magiging ama siya ng maraming anak. Ba? So God made a covenant and promise to Abram, and Abram asked God a mind-boggling question. O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son? Since you've given me no children. So yun yung parang inaalala niya eh, na wala siyang anak, wala siyang pagmamanahan. So ang katotohanan, the truth is, a true father yearns for a child more than anything else. Alam niyo po, ito yung father heart na dapat nararanasan ngayon ng mga father, na you long for your children. Ang sabi nga ng definition ng yearn is desire, it's a longing, a dream of, to have an intense feeling of longing for something. Ito yung intense feeling na talagang gustong-gusto mo. Gustong-gusto mong mangyari. And I pray na kapag nagkaanak, di ba kasi kagaya nito, si Abraham wala pa siyang anak, and then nagkaroon na siya ng anak, pinaranas ng Panginoon yung heart niya na in all season, in all age ng anak niya ay yini-yearn pa rin niya yung kanyang anak. Di ba? So as a father, we yearn for a child. We yearn more than anything else. More than the material things, mas importante pa rin yung anak. Okay? So, fathering is a noble call from God. Sa Hebrew mindset nga, children are a blessing. Yun ang paniwala ng mga Hebrew. That it's not a burden. Blessing ang mga anak. It's a gift from God. And sabi nga, ang may kaisipan nga sila na kapag walang anak, it's a disgrace. Diba? Kaya nga, ganun na lang yung panalangin ng mga babae, ng mga mag-asawa, na magkaroon sila ng anak. So, a true father's heart would desire a child more than any riches of this world. Ganun yung, and naramdaman ko nga dito yung heart ni God, di ba? Na, kaya nga tayo kinreate ni Lord eh.
Dahil gusto niya maiparanas yung Father's heart sa atin. Diba? So, as a father, I pray na ito yung lagi nating nararamdaman. Na hindi yung pag nagkaanak na tayo, okay, bahala na siya, or iba na yung feeling natin. Diba? A father's heart is yearning for a child. And understand that longing comes with a responsibility. Diba? To father the child is 24/7. So, ito yung dini-desire. Kagaya ni Abraham, dini-desire niya. So, binigyan siya ng anak. And all of us, lahat po ng mga tatay at magiging tatay, I believe na inilagay ito ng Panginoon sa atin, a yearning for a child. Diba? Because God's plan for us is to have a family, to enjoy our family. So God will entrust you with children, for sure. I-entrust tayo ng Panginoon ng mga anak. And kami, may mga apo na nga kami. Praise God. So understand, fathering is 24/7. No turning back. Parang motherhood, di ba? Walang, hindi pwedeng pagka, halimbawa, nagkaroon ng hindi magagandang attitude yung mga anak, ay bahala ka na nga sa buhay mo. No. It's 24/7. Anak pa rin natin sila. Kahit na nag-asawa na sila, anak pa rin natin sila. Diba? So, fathering is a God-given responsibility. What our children see us do, they will also do. Okay? Kaya nga napaka, it's very important for us to impart what is right, what is noble, the character, the faith, everything na dapat nating maging example sa ating mga anak. Diba? Because it's a responsibility. Kung ano magiging yung mga anak natin dahil sa atin, diba? Sa pagpa-father, sa pagma-mother natin. Diba? Fathering is partnering with God in rearing our child or children. Ito po ay pag-partner natin. Kaya nga, as a father, do not be burdened by being a father. Because God is there first to father you, and then whatever God imparted to you, whatever God shared to you, whatever, however God blessed you, ito yung i-impart po ng mga ama, ng mga magulang. So God sends other people like the school teacher, the nanny, the grandparents, no? Ng mga teachers. Pinapadala po yan para makatulong natin. But the main responsibility ay nasa atin po. Nasa father. Okay? So the responsibilities are on our shoulder. Fathering is partnering with God. A true father yearns for a child more than anything else. Now, sa ngayon po, gusto ko pong maunawaan ng ating mga ama ng tahanan na ang mga anak po natin ay dinoduplicate. Dinoduplicate po natin. Kaya nga po, eto si Sonny, tuwan-tuwa siya dahil kamukha niya yung mga anak niya. Praise God, di po ba? Dahil sabi nga niya, biro nga niya na, kanino pa ba magmamana yon? Mas delikado pagka sa iba, naging kamukha, at ibang naging hindi natin katulad, di ba? Kaya nga may kasabihan na, it's like father, like son. Like mother, like daughter. Di ba? Yun po ang maging desire. I pray na ito yung maging desire ng mga father. Na makatulad nila ang kanilang mga anak dahil sa nag-i-impart sila ng mga mabubuting character, mabubuting values, mabubuting bagay. Kaya nga, di ba, may sinabi rin sa Bible na 10 times better yung mga anak natin. Dahil yearning natin, yung dream natin sa ating mga anak, you as a father, ito po ang mangyayari sa tulong ng ating Panginoon. So as a father, you are honored to have a noble call and a noble responsibility, a God-given role and responsibility. Now I pray that you will yearn to father in every season of the life of your children and even your season. We will have so many different seasons in our life as a father, as yung children natin. But wag nating hayaan na maging burden yung mga season na hindi magaganda sa pinagdadaanan. So in every season, enjoy fatherhood. Gusto ko lamang pong basahin din yung Genesis 12:7-9 dahil natuwa po ako dito yung nakita ko na kung ano yung ginawa ni Abraham, ginawa rin po ng kanyang anak.
Dito po sa Genesis 12, verse 7. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord, who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent. And then, hanggang verse 9. Okay, kulang yata yun. There he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And then in Genesis 26, verse 24 to 26, ang sabi po doon, and the Lord appeared to him the same night. I am the God of Abraham and your father. Fear not, for I am with you. And I will bless you and multiply you, your offspring, for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dug a well. You know what? Nakita ko po dito na kung ano yung nangyari sa father niya, si Abraham, and then nangyari kay Isaac. Sabi dito, the Lord appeared to Abraham. Tapos dito sa Genesis 26 kay Isaac, and the Lord appeared to him. Kay Isaac na po yun. And then, sabi pa nung kadugtong kay Abraham ulit, so he built there an altar. So, si Isaac, yun din ang nangyari. He built an altar to the Lord. Alam nyo, nakita po dito na kung ano yung character, how Abraham worshiped God, ito rin po yung naisali niya kay Isaac. Na, and then, hindi nakakalimutan ng Panginoon yung pangako niya, yung call niya kay Abraham. You know what? As a father, hindi po nakakalimutan ng Panginoon ang mga pangako sa inyo bilang ama at sa inyong pamilya. Now, ang challenge po natin sa bawat ama is really go to God and ask help from God. Dahil yung maraming uncertainty na nangyari ngayon, hindi tayo makadepende. We can never depend on people, on wealth, di ba? Even on business, abilities, mga katalinuhan. Kay God lang po tayo makakaasa. As a father, we encourage you to really go to God and ask help from God. Spend time with God, with His Word, and learn from it. Learn from the Word. You can talk with other dads, but again, the final say, the final authority is about what God is telling you to do. It's the wisdom coming from God. So, show, you just do right things. Lagi kong sinasabi, establish right and strong foundation. Dahil kung ang ine-establish natin, ang ginagawa natin, ay hindi rin right at hindi rin strong foundation, then there will come a time that you will have to break it. Okay? So, I would like to encourage the moms to really support the father. Really pray for them. Pray with them. So, even the children, pray for your father. No? Kaya nga sabi sa Malakay, no? God wanted the father's heart to return. And you know what? The first thing that fathers must do is you return to God first. Alam niyo, nakita ko po yun yung sa father ko nung time na naging born again ako. And then, naging maayos yung relationship. Pero, meron pa din mga hindi magagandang naiisip ako tungkol sa father ko. Meron pa din anger, hatred. And then, nung na-born again na nga ako, dumating yung time na naintindihan ko na kaya pala hindi siya naging, may mga hindi siya naging, walang perfect father. Hindi siya naging father na may mga maraming mga flaws, maraming mga mistakes na nangyari. And sabi ko, bakit gano'n, ganyan, ganyan, may mga question. Pero yun nga, it's about returning to our Father God first. And then, our hearts will return to our Father, the earthly Father. Alam niyo po,
Ito po ang magandang gawin natin. Pumunta po ang mga ama ngayon, pumunta po sa Father God, and then let your heart return to God first, and then you will return to your children. Mm-hmm. Maayos po yung mga puso natin. Praise God. Okay. Praise God. Wow. God. Medyo mga medyo kailangan ng namin pa, you know. Pero isang bagay ang natutunan ko sa senior po ng ating wala sa brain. Isang bagay po is really, you know, ang calling po natin bilang ama is a noble call from God, you know. It's one thing to be a father, but it is another thing to father. Yeah, isang bagay po ang maging tatay o tawaging ama, pero another thing din po na dapat isaalang-alang yung pagiging tatay. At hindi ho biro ang pagiging tatay. Napakalaking responsibilidad. At alam ko po na talagang kakailangan rin natin ang tulong ng Diyos. Kaya ngayon po, yun po yung gusto kong ipanalangin. Gusto kong panalangin ngayon mga tatay na katulad ko sa oras na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po sa inyo namin ang lahat po ng mga tatay na nakikinig ngayon. Salamat po na binigyan niyo po kami ng noble call, Panginoon. Nawa po ay patuloy naming maunawaan na ang aming pagiging tatay ay hindi lamang dahil kailangan naming maging tatay, kundi ito po ay talagang iniutos mo at iniatang sa aming mga balikat. Kaya po humihingi kami ng iyong kagandahang loob, ng iyong biyaya, Panginoon, at ng iyong kalakasan so that we can really become true fathers, Panginoon. Isang tunay na tatay na ang puso ay para sa mga anak, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa. Salamat po, Panginoon, na ikaw din po ang patuloy na gahayop ng iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, we acknowledge that apart from you, we can do nothing. At salamat din po sa mga nanay na nagpapakita ng suporta sa kanila pong mga asawa. At ganoon din po, dalangin ko ang mga anak na patuloy po na i-encourage ang kanilang mga tatay in spite of mga shortcomings na kanila pong nakikita. At dalangin ko rin, Panginoon, na kung papaano mo kami pina-father ay makuha din po namin ito at nang sa ganun maisali namin sa aming mga anak. And in the future, pag sila po ay nagkapamilya, magawa din po nila ito. Ito po ang aming dalangin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Now, para po dun sa mga nakatunghay sa atin for the first time, probably either you're a dad or maybe meron kayong tatay or maybe meron kayong asawa na tatay ng inyong mga anak, and you're saying na pastor, kailangan talaga ng asawa ko o ng tatay ko o mismo ako bilang tatay ang tulong ng Panginoon. Again, we always say this, that everything starts with your relationship with God, dahil dun dumadaloy yung doon natin naranasan yung pagiging tatay ng ating Diyos. At nang sa ganun tayo mga tatay ay, you know, maisalin din po natin ito sa ating mga anak. Kaya if you're here and you've been here for the first time and you are desiring to really have that father's heart din ng Diyos sa iyong puso, nais kong higayatin ka sa maikling panalangin nito. Sundan mo ang panalangin nito at bigasin mo sa iyong labi. Sabi mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kinikilala ko po na kailangan ko kayo sa aking buhay, at inihahayag ng aking labi na si Jesus ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Inaayahan ko rin ang Panginoong Jesucristo na pumasok sa aking buhay at maghari mula sa araw na ito. Salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Now, praise God. Now, if you have prayed that prayer for the first time, again, may makikita po kayo yung connect link. We encourage you to just message us and tell us that you just received the Lord Jesus and you follow that prayer. At nais po namin kayong tulungan na lumago sa inyong paglakad, yung journey nyo nakasama ang Panginoon. And again, you know, tapos na po ang ating oras. Talagang napakabilis. Ang dami natin gustong sabihin. Kaya kakapirasong oras natin. Pero somehow, we are believing na sa kapirasong mga, yung mga nuggets na amin pong ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. Nawa po, ito po ay maitanim ng malalim sa inyong mga puso. At ito'y mag-ugat at lumago sa tatlang panahon. Anihin natin ang magagandang bunga nito. So, patatandaan po natin palagi.
kay Kristo Jesus bawat umaga, bagong pag-asa. Paalam po, ito po si Pastor Sonny at si Malou at nagsasabing magkita-kita tayo muli.